Ito, Diyos mayo, marimar na kalapati, tumakalabas ang kapal. Grabe! Hindi ko na-expect to makalabas ganito. Kadami ang aabutan namin dito sa loft ni Sir Romel Kibuyen, mga kalapatids, ano? Ang kapal ng kanyang mga kalapatids dito na naglo-loplay ngayon. Ngayong umaga, good morning sa inyong lahat. Ayan, no? Grabe, mga kalapatids, ang dami. Kaya pala marami siya maglaro. Dami pala niyang flyers at hindi lang yan pa, nasa ibabaw pa. Ayan, no? Sa inyo, aragatukay met! Daro par sa ating lahat! Ang today's video, mga kalapatid, is... Yan, kailangan maganda yung ano natin intro dahil maganda yung lot na pupuntahan natin ngayon at the same time, mga kalapatid, is... Hindi ganito yung ina-expect kong kadami at lot, mga kalapatid, dito kay Sir Romel. Kaya gusto mo samahan, ngayong araw, samahan nyo kami! Let's go! Ito, parang ano to, mga kalapatids, ano, parang sa Manila ko lang nakikita yung ganito kadaming magpa-loplay. Lalong-lalo na sa club ng PHA. Kila Idol X Machina, ganyan sila kapag nagpa-loplay, ang kapal, Diyos mayo marimar. Siguro nasa 50 plus to, mga kalapatids, na kalapate. Ang dami, grabe. Na-amaze tuloy kami, mga kalapatids. Kasama nga pala natin ngayon si Sir Pepong ng Pepong Love TV. At syempre si Ikong Love TV na parang lockman ng datingan mo dyan, ha. So bali, pagbungad mo rito, mga kalapatid, sa loob, sa taas, sa second floor ng bahay ni Sir Romel, makikita natin itong napakahabang, ano, napakahabang ang kulungan ng kalapate. Right? So yung iba dyan, ayan, may mga young birds sa panlaban sa karpa. Mamaya matatanong natin si Sir Romel, alright? Meron pa rin sa ilalim, ang dami mga young bird, oh. Lahat yan, mga pang, ano, mga pang karpa. Ayan, oh. Grabe, dami. Nakalat-kalat na yung mga young bird dito, Diyos mayo marimar. So, itong loft na to, ito yung kanyang flyers loft. Ang haba, grabe. So, ito yung kanyang aviary, mga kalapatids. Yung kanyang landing board, yung kanyang trapdoor. Ayan, ito yung trapdoor niya. Still mating lang na binutas. Mas madali mag-drop yung kalapati. Pero ang tendency, parang kaya nilang lumabas dyan, mga kalapatids. So, ito yung loft niya. Ito yung entrance. Pagpasok mo dito, yung flooring is, ayan, cemento. Dami pang young bird dito, grabe. Ayan, may mga box purchase siya dito. Mga bee perches. Ito, may naglilimlim pa dito, mga kalapatids. Ito, mga box perches niya. Eh, may naglilimlim din dito. Ang dami, may inakay pa dito. May panak po. May mukha pang tatay dito. So, meron pa rito ang ano, wedding line. Ayan o, naglilimlim. Meron pa rito sa taas, mga kalapatids. Meron pa, ang dami kalapati dito. Tapos meron siya mga running perch. Ito, running perch. Para siya mga ano lang, mga sampayan na nakalagay. So, ayan, maganda rin lipad-lipad yan ng kalapati yan. Malinis yung loft ni Sir, mga kalapatids. Ito yung kanyang aviary. Hindi naman ganong kalaki yan, pero swak na para magbilad at magpaaraw. Magpaulan yung kanyang mga kalapate. Hindi pa natin alam kung ano yung mga linyadang hawak ni Sir dito, mga kalapatids. Pero ang dami niya talagang ibon. Grabe. So, ditong part naman, mga kalapatids, yung kanyang breeder section. Ito, ito. Itong part. Tapos, iyan. Tapos sa loob din. Parang may nagbibreed din siya doon, mga kalapatids. Unahin natin dito. Ang daming ibon dito nakasala ngayon. Tama-tama, mga kalapatids, ano? Swak na swak. Gagawa tayo ng breeders cage natin. So, may nakuha akong technique, mga kalapatids, na pwede natin gayahin. Alright? So, eto, maliwalas. So, maganda yung kanyang, ano, kagandahan dito, mga kalapatids. Pag tinaas mo yung tolda, maliwalas na yung hangin. So, mga kapag ano talaga yung kalapate, kahit nakabreed, eh, maarawan. Tapos, makakalangap ng masarap na hangin, mga kalapatids. At ito, malapit na bumaba yung mga pinaloplay ni Sir. So, nasa taas yung kanilang, ano, yung kanilang pugaran na mas maganda para sa ganun is sa kamalawak. Ano, Sir Peps? 2x2. Mga 2x2 siguro sukat na ito. Tapos, yung taas niya siguro mga 3. Tapos, isang pit yung, ano, itong mula rito sa pugaran hanggang dun sa may taas. So, dun niya ilalagay yung pugat niya. Kapag meron na dun na, ano, may inakay na at mangingitlog na ulit, pwede niyang lagyan ulit dito sa kabilang part. So may division yan, magkabilaan, magkatapatan, magkadikit. So hawig na hawig to sa ano, breeder cage ni Will. Kuya Will, mga kalapatids, manansalang ba? Manalang? Ayun, mali kami ni Pepong, mga kalapatids. So bawat butas dito may naka ano, mayroong naka breed. Gandaan pa nito, ayan. Ganti ginawa natin dati sa may ano natin, painuman sa kapakainan para hindi maarawan, mga kalapatids. Para hindi ma-contaminate. Iinumin ng ibon, mga kalapatids. Ayan, oh. May patuka, tapos subigan. Maganda yan para naharangan sa araw. In case, mga kalapatids, na mahagip ng araw.
Dito sa kabila, meron pa rin, breeder cage. Ito yung view talaga nung kabuuan nung ano nung mga ibon ni Sir. Ayan, dito. So, sama-sama na rito lahat. Flyer slope, breeder slope. Tapos, yung stack loft niya, hindi ko alam kung saan dito. Tapos, meron siya ditong, ano, meron siya ditong loft na pang street bike. So, ilan lang yung pwedeng mailagay dito? Dalawang pares lang. So, maliit lang na kulungan. Merong landing board din. Para in case mga kalabats na may laban ng house to house, so mabilis makapasok ng ibon, mas madali nila mahuli. Unlike sa gano'n kasi baka lumipad-lipad pa sa lawak ng flyer slope nila, sir, mga kalapatid. So, habang inihintay natin yung lopman ni Sir Romel, meron ditong ano, nabanggit siya kanina. So, meron ditong tumukod na kalapate. Yung bird pa to, mga kalapatid. Ayan o, oh, alatang alata sa mata, wala pang alos yung kulay. Pumitik to for sure. Naka-appan ng ano, naka-appan ng singseng. So, tingnan natin, lalabas natin para makilatis natin. Makuha nung tunay na may-ari, mga kalapatis, dito kala Sir Romel. Ayan o, medyo ano, malikot. Ganyan talaga pag dagit, pag hindi dito nakatira yung ibon, medyo malikot talagang ibon, mga kalapatid. Oh, ayan, mapapansin mo agad-agad. So, pinabidyo rin ito ni Sir, gawa ng gusto na nga niyang i-release. Maibalik sa may-ari, kung sino man yung totoong may-ari. So, hawak na ni Sir Pepong, ano, yung ano, nadagit ni Sir Romel. Isa siyang checkered, na light checkered. Young bird, ayan o, medyo naglulugol pa nga yung part na dito, oh. Ayan, na may part dito niya. Yung sing, busog na busog, talagang pinakain pa ni Sir Romel, ano. Yung sing-sing niya, mga kalas, double band. Naka ano siya, APA 2022, pan summer. Ayan, 1224, yung kanyang ring band number. Sa kabila is naka KB Boys, siguro personal ring to, no, ano. KB Boys, 0017, mga kalapatid. So, kung sino ka mang may-ari nito, pwede mong puntaan dito sa Gloria Street, Barangay Suklayin. Baler, Aurora, mga kalapatid, ano, para maklaim tong ibon. Alright, maganda pa naman yung mata, pearl eye. Ayan o, possible hen. O, kung panlaban mo pa to, punta mo na lang dito kung mapapanood mo man to. Taga di pa kulaw, siguro for sure maali na ito, mga kalapatid, kasi dun yung club ng APA, mga kalapatid, sa pamumuno ni Sir Alan Dimandal. Shoutout sa'yo, press. So, balik mo na yung sir, nakalay bulsa natin. Eto, nagbabaan na yung mga flyer ni Sir Romel. Tingnan nyo kung gaano kadami to. Marimar. Ang dami niyang flyers, oh. Mga 60. Na piraso, wala to. Mga kalapatid, expected ko nasa 50. Pero 50 plus, sabi ko kanina. So, lahat to, sir, panlaban. Oh, pili lang, sir, yung mga panlaban dyan. Yung iba po, pampalipad lang talaga rin. Banda dyan, ikaw, bumibili na agad. Maaga pa, kararating mo lang, bumibili ka na agad. Hindi pa di pampenta yung mga yan. Marami pambili patuha si sir. So, bali, ano, bilang lang pala rito, yung pangkarpa, yung iba, pamparami, pampalo play lang na dito, mga kas... So, syempre, kapag natapos yung karera, para meron at meron pa rin natitira dito sa loop. So, ganoon naman yung ibang karaniwang ginagawa. Ganda na itong, ano, waiting line, no? So, ang dami, mga kalapatids, pero more on, ano siya, more on blue bar. Mas konti yung kanyang off-color, mga kalapatids. Dami yung ibon dito, ang lakas siguro sa patuhan ito. Pagkato na kadami ibon mo, malakas na ano, maintenance to. Meron pa nabingot. Sir, bakit nabingot tong kalabati mo na to?